Salamat. Salamat. Okay. Salamat po. Salamat po sa magigiting na justices ng Supreme Court. Sa wakas, nabigyan na po ng justice ang mga CPAs. Ayan. Kasi po, nanalo po tayo sa ating ipinaglalaban sa tulong po ng ating mga kasama dyan sa One Accountant. Ayan po. Ito po, ipapaliwanag ko, matagal na ho ito, ipapaliwanag ko ho, itong nangyari sa mga CPAs. Bakit ba tayong mga CPAs ay naghihirap? Ano bang dahilan bakit para tayong mga patay gutom na naghahabol, ang tawag dyan ambulance chasing ng mga lawyers, naghahabol tayo sa kliyente kahit na 500, 1,000, 2,000 piso pinapatos natin. Kawawa tayong mga CPA. Ano po? So ipapaliwanag ko sa inyo, ano ba ho ang relevance nitong Supreme Court decision? Ayan. So nanalo ho tayo at ang pinanalo ho natin is yung credit grabbing, na credit grabbing. Gusto ho kasi ng ating Security and Exchange Commission na kontrolin ang mga CPAs, yung practice natin. Mabuti na lang, nandiyan ho yung One Accountant, party list, at na prevent ho yun. 10 years ho ito in the making. So sa mga bagong CPAs, kailangan nyo ho itong malaman. Sa mga luma, nalulungkot ako dahil kabilang ho kayo sa mga umaapak sa maliliit na CPAs. Again, ang topic ho natin dito is yung pong hindi pwedeng kontrolin ng SEC ang mga CPA. Ibig sabihin, kung pag-uusapan ang level, parehas lang ho tayo ng level, mga SEC officials and employee. Mas mataas pa nga ho kami sa inyo. So may lumilipad na lang sa mukha ko. Daba kayo yan yung SEC. So ito po ay pagmumulat at wala ho tayong sinasaktang tao rito. Gusto lang nating magpaliwanag. So dito po sa pinalabas na desisyon ng Supreme Court, mayroon pong apat na issue na pinaglalabanan. Makinig kayo mga minamahal kong bagong CPAs. Number one po is, may karapatan ba, ayan, ang tinatawag natin SEC na tayo ay pangunahan? O di, pag pinangunahan tayo ng SEC, hindi na tayo independent. Ang tawag sa mga CPA, Independent Certified Public Accountant. So, hindi po. Okay? Susunod ho, sino ho ba ang mayroong authority para mag-supervise at mag-regulate sa mga CPA? Number two ho yun. Number three is, invalid ba yung pinalalabas ng SEC na ang mga CPA ay mayroong classifications? O, class A. Ikaw, class A. Pwede mong i-audit mayayaman. Mga super bilyonaryo. Class B, pwede mong i-audit yung bilyonaryo. Class C, pwede mong i-audit mga medium corporations. Class D, pwede mong i-audit ang small corporation. Class E, wala kang i-audit. Napakasalbahe, ano? So, ngayon, ang nangyari po, may penalty pag hindi ka sumunod sa SEC. Ayun. So, yung rule ho na yon, yung tinatawag na memorandum circular ng SEC, nag-penalize ng 100,000, saan ba kukuna, kukuha kami mga accountant ng 100,000? Mag-isip naman kayo. Tapos, in-invalid ho. Valid ba o invalid ho yung mga nilalabas na accounting rules and regulations ng SEC
na pinipilit tayong mga CPAs na sumunod dun sa accounting rules and regulation na ginawa nila. Yun ho yung apat. Okay? So ngayon, ang unang sasagutin natin, meron bang authority? Ayon ho ba sa batas? Ayon ho dito sa pinag-aaralan natin, ayan, may authority ba ang SEC? O, papakita ko lang ho sa inyo, napakahaba ho nitong ginawa ng Supreme Court na to. Sayang naman kung hindi nyo makikita. So, pinaglalabanan ho dito, sabi ng SEC, meron kaming supervision at restriction dyan sa mga CPAs na yan. So, ano mangyayari kapag meron silang control at saka restriction sa mga CPA? Hindi na tayo magiging independent. Sunod-sunuran na lang tayo sa mga empleyado at opisyal ng SEC. Ano mangyayari? Ang nangyari ho, sinabi ng ating Supreme Court, ikaw, SEC ka, meron kang coverage. Yun lang, pag sinabing coverage, mga kasama ko, yun ho yung tao o tao, pwedeng corporation, partnership, trust agreement, etc. Maraming klase ng tao, joint venture at individual sa mga CPAs. So, meron hong mga specific na tao na pwedeng kontrolin at i-restrict ng ng SEC. Isa sa hindi nila pwedeng i-control o i-restrict ang mga CPAs, ang mga lawyers, mga independent individuals ho yan. Ang ginawa ng SEC at saka itong Board of Accountancy, ayon ho rito sa pinag-aaralan natin, nagkaroon ho sila ng memorandum of, makita nyo? Merong application fee. Panginoon ko, wala nga kaming kita. May application fee pa. Susunod, may penalty. Ha? Maabot ng 100,000. So, pag in-impose yung penalty, imagine mo, ayan, ang laki-laki. Paano ba kami mabubuhay sa laki ng penalty nyo? Ayan ang penalty. So, tinanggal na po yan, sabi ng Supreme Court. Hoy, mga taong hindi nag-iisip ano ang kinabukasan ng Pilipinas, huwag niyong i-restrict yung mga CPAs. Nagtatrabaho ho yan ayon ho sa Republic Act 92-98. Ang sabi, huwag niyong, kumbaga, land grabbing, kinuha ho yung property ninyo. Ganun ho ginawa eh. Kayo may-ari ng property ni land grab. O, mahalin tulad ho natin ito sa ganong klase ho ng sitwasyon. Nila land grab. Yun ho ang ating karapatan. So, hindi pumayag yung one accountant at nanalo nga. Hindi na ito i-apply. So, ibig sabihin, tayong maliliit na CPAs, pwede na ho tayong humawak ng mga kumpanya, ng mga bilyonaryo, ng mga milyonaryo. Hindi lang tayo hahawak ng mga individual na kumikita ng 3 million, ang sales 3 million, hanggang doon lang tayo. Natural, hindi tayo mababayaran yan ng million-million kung yun lang ang kliyente natin. Kahit matulog ka na, huwag kang matulog ng 24 oras sa loob ng 7 araw para lang kumita, hindi mo aabutin yung million-million because walang kakayanan yung ibinibigay sa ating market segment ng SEC. O so ngayon, meron ng karapatan tayo. Ibinalik ng ating Supreme Court. Yun ho yung sinasabi dito sa decision ng ating Supreme Court. So, ito ho, tinanggal na ho yan. Ha? Tinanggal na, mabuti po. Salamat, mahal naming Supreme Court. So, ngayon, meron ho Republic Act 92-98. So, sinasabi dun sa Republic Act 92-98, oy SEC, nakasulat sa Republic Act 92-98 na ang CPA ay under supervision at control ng Professional Regulatory Board of Accountancy under the Professional Regulatory Commission or Regulation Commission. So, hindi sa'yo. Sinabi na Supreme Court yun. Di okay na. Alam na ngayon ng SEC. Lumaban niya for the past 10 years. So, ngayon, yung susunod na salita, yung first na tanong, walang karapatang i-control ng SEC ang mga certified public accountant. Yan ho yung topic natin.
Second, sino yung magko-control? Kasi yun yung tanong kanina, yung second question, na sinabi rin ng Supreme Court, exclusive, sole, na pwedeng mag-control sa mga CPA, professional, regulatory, board of accountancy. O, yan lang po. Okay? Pero, mga taga-SEC, meron po kayong influensya sa amin. Pwede nyo kaming influensyahan indirectly. Yun yung papaliwanag ko mamaya. Second po, yung regulasyon ng MC, yung MC 13 dito, -2009, pakita ko nga. Yung MC 2009 na nagka-classify sa mga CPA into class A, class B. Kawawa naman kami mga nasa class E. Panginoon ko, hindi na kami kumikita. Pag yun ito ginagawa ninyo, pinapatay ninyo ang bukti. Actually, tanong ko lang sa inyo mga SEC. Sino ba pinapabura nyo? Yung mga foreign CPAs na nagpa-practice dito sa Pilipinas through a tinatawag nating Big Four? Yung ba pinapabura nyo? Di ba dapat ang paboran ninyo yung mga maliliit na CPAs? Oh. Kaya ang nangyayari, walang nade-develop na talent. Gayahin nyo si Lee Kuan Yew. Oo, kopyahin natin yung matatalino. Tapos mag-develop tayo ng matatalino natin. Di ba? May tatlong rule si... Gusto nyo malaman kung ano tatlong rule ni Lee Kuan Yew, yung prime minister ng Singapore, kung bakit maunlad ang Singapore. Number one. Ha? Ang ginawa niyang first language ng mga Singaporean, English. Because globally, global na language ang English. O, yun muna. Kung gusto natin umunlad at makipag-compete globally, gawin nyo kami magagaling sa English. O, number two. Okay? Mag-import tayo ng magagaling na tao para matulungan yung mga CPAs na hindi magagaling. O tapos, yung mga magagaling na CPA, yun yung i-develop natin. Huwag tayong mag-accredit ng mga foreign CPAs kasi kinakain nila yung market para sa mga CPAs na Pilipino. O yun yung rule ng nilikwan nyo. And number three, kayong mga CPAs tsaka mga taga-SEC, iwasan naman ninyo na mag-promote ng graft and corruption activities. Diba? So kung makukuha natin yung tatlong yun, uunlad ng Pilipinas. So, yung susunod nating topic is yung tungkol sa tinatawag na sino ba ang mag-i-interpret ng Philippine Accountancy. And again, sabi ng Supreme Court, exclusive yan. Exclusive yan sa Professional Regulatory Board of Accountancy. Yun yung third question eh. And number three, anong impact nito sa mga CPAs? Napakalaki ng impact, mga kasama kong CPA. So, sinasabi dito, pwede na tayong kumuha ng ating mga kliyente. Hindi na tayo pwedeng tigilan na kumuha ng malalaking kliyente. So, ang kailangan lang natin i-develop yung sarili natin na tayo ay maging worthy na kunin ng malalaking kliyente. Papakita ko lang sa inyo yung binabasa natin. Ano? Ayan. So, second, itong SEC, ayan, sasabihin mo na SEC, ano pwede nyo gawin sa mga CPAs? Gusto nyo kaming kontrolin? Pwede naman. Hindi nyo kami pwedeng kontrolin, pero pwede nyo kaming influensyahan. Influence. Okay. So, paano nyo kami mai-influence? Nakasulat na rito. So, kasi dito sa SRC o yung Security Regulation Commission, pinapayagan ng SEC na gumawa ng accounting rules and regulation ng mga taong cover noong Republic Act sa Security Regulation Security Regulation C. Nakalimutan ko yung ibig sabihin na C. Ito yon. Ito yung sinasabi dyan. Ayan. SRC. Ito. So, gumawa sila ng accounting rules. Ganito ho kayo siyan, sir, ma'am. Pwede kayong gumawa ng accounting rules, pero hindi nyo pwedeng ipilit o i-controlin kami na gamitin yan. Magagamit namin yan kung iuutos ng aming kliyente. Pag inutos sa amin, yun yung may bayad.
magkakaroon kami na professional fee. Okay lang na utusan kami ng kliyente kasi may bayad yon. Hindi okay na utusan kami ng SEC kasi hindi nyo kami binabayaran. Kailangan naming mabuhay at ang CPA license namin is part ng livelihood namin. Naintindihan ho ba yun? So ngayon, gagawa ngayon kami ng financial statement dahil meron nag-uutos sa amin na magbabayad sa amin na sundin ang SEC. Ang tawag ho dun, indirect influence. Okay, so halimbawa kami, ang sinusunod namin yung Philippine Financial Reporting Standard, Philippine Standards on Auditing. Kasi utos ho yun ng Professional Regulatory Board of Accountancy. Pero kung true contract, oh, di ba? May meeting of the minds sa contract. At dun sa contract ng kliyente, ng mga bilyonaryo, at sasabihin sa amin ng bilyonaryo, babayaran kita, Mr. Maestro, ng 5 million pesos, sumunod ka sa SEC, ito yung gusto kong mangyari, ito yung contract. Kasi, hindi ko yan isasubmit, yung report na gagawin mo, hindi ko yan sasubmit sa Professional Regulatory Board of Accountancy. Hindi naman niya kailangan yan eh. Ang kailangan ko ay yung requirement ng SEC. O di gagawa ngayon ako nun. Under obligation ako na gawin yun. At hindi sundin yung sinasabi ng Philippine Professional Regulatory Board of Accountancy, yung PRBOA. O, dun ngayon, ang kukopihin kong rule o gagamitin kong rule, yung rule ng SEC. Dun lang kami susunod. Pero, hindi kami sa subject sa rule. Because ang subject sa rule, halimbawa, yung mga korporasyon na nakarehisto sa Philippine Stock Exchange. Diba? Taga-check lang kami kung sumusunod sila doon sa rule ng SEC. So mag-issue kami ng opinion, mag-issue kami ng advice, oh, hindi ka sumusunod, sumunod ka. Ganun lang naman ang advice. Yun ho yung sinasabi dito. So ngayon, binigyan nyo kaming hanap buhay. Hindi nyo kami pinapatay sa pamamagitan ng pagre-restrict sa amin. Okay? So pwede nyo sabihin sa rule ninyo, mga taga-SEC, nire-recommenda namin pag kayong mga, halimbawa, kayong nasa mga PSE, sasabihin nyo sa mga korporasyon, gumawa kayo ng memorandum, o kayong mga nasa registered ng Philippine Stock Exchange, kumuha kayo ng mga CPAs na registered sa Board of Accountancy na susunod sa rule namin. At ito yung kontrata na dapat ninyong kopyahin. O, gumawa kayong kontrata. Isulat nyo rin yung gusto nyo ilagay, scope of services namin, para sasabihin naman ng mga kliyente na nasa PSE, o ito yung scope of services mo, huwag kang kumopya kung ano-anong klaseng scope. Ito yung pinagagawa sa akin ng SEC. Ito yung dapat mangyari kung ginagampanan ko yan. O di win-win situation ho yun. Ganun lang ho yan, mga minamahal kong taga-SEC. O, bago ko ituloy ito, gusto ko lang ipaliwanag din. Pagdating sa BIR naman, kayong mga taxpayer, hindi kayo kailangan sumunod sa aming mga CPA. Kasi meron ding pinatutupad ang BIR. Ano yun? Ito po yung pinatutupad ng BIR sa Train Law, Section 232. Maliwanag na binabanggit dito sa Section 232 na yung inyong relevant, ayan, ito po, itong relevant at saka appropriate set of books of accounts, kailangan ho authorized ng Secretary of Finance. Yan ho nagiging problem ng mga taxpayer. Huwag ho kayong sumunod sa mga CPA na sasabihin ang kailangan mo ay yung inuutos sa amin sa PRBOA. Ano yon? Yung Accounting Rules and Regulation na gawa sa Philippine Financial Reporting Standards at sa Philippine Standards on Auditing. Tandaan po ninyo, meron na rin hong Supreme Court tungkol dyan. Napapaliwanag ko rin later on. So, ito po yung explanation ko. Dadahan-dahanin ko na lang para mapaliwanag din sa inyo. So, kung may mga tao ho kayo, kaibigan, empleyado na kailangan maintindihan ho ito, eh, sinasuggest ko na basahin nyo lang ho itong confidential information na to.
So babalik ko tayo doon sa sinasabi ng ating Supreme Court. Okay. So since wala na tayong sa jurisdiction ng SEC, kailangan ho tayong mag-comply sa ating PRBOA. Kasi yun ho talaga ang mayroong jurisdiction sa atin. Kaya lang ho, yung sinasabi sa atin ng PRBOA, pwede ho yung ma-overrule ng contract. Ayan, papaliwanag ko rin ho siya, paano ito ino-overrule ng contract? So, ina-invite ko rin kayo, baka magkaroon tayo ng pagkakataon, matin kayo ng aking seminaran ho. So, sinabi rin na Supreme Court ng Pilipinas na wala hong authority. Ayon ho rito sa binabasa natin, ayan, wala daw hong authority itong SEC. Number 2, nakakahiya itong sasabihin ko para sa SEC na misinterpret daw ng SEC yung batas. Sa saksakan ng dami ng mga matatalinong tao sa SEC na misinterpret yung batas. Tapos, sabi ng SEC, nagkaroon ho ng unfair restriction ng CPA practices. Ayan. So, maliwanag ho na nagkaroon ho ng kalabisan o usurp, ang tawag ho kasi sa batas dyan ay usurpation of authority. So, pag nagkaroon ho ng usurpation of authority, nasa penal code ng Pilipinas ho yun, pwede yung maparusahan yung mga opisyal ng SEC tungkol ho dun. Now is, since yun ho yung argument nila, so sinasabi na rin ng korte, yung ginagawa mo SEC, itigil mo na bago mag-file ng criminal liability ang mga CPA laban sa inyo. Yun yung sinasabi. So, liwanagin ko lang, napakaganda nung sinabi ng Supreme Court natin about license. Basahin ho nyo yan. Maganda ho yung pag nag-explain kayo sa kliyente ninyo, sa customer ninyo, sa kaibigan ho ninyo, ay maliliwanagan nila bakit importante yung licenses o license ninyo as a CPA. Huwag ho ninyong paribok ho yan. Sayang, sayang. So, ito po yung decision ng Supreme Court. Ayan ho, dinismiss ho yung mga kalokohan daw na ginagawa sa loob ng SEC. Ayan. Sana po natutunan ho ninyo ang susunod ho nating topic, mga minamahal kong nakikinig sa araw na to. Itong kulhuri to. Isa ho itong government agency rin na nagko-control ng mga CPA, kaya hindi ho tayo umuunlad. So, pakisabi ho ninyo sa inyong mga kasama na magkakaroon ho tayo ng lecture. Libre ho itong lecture na to. At ang pag-uusapan natin, dapat ba na kontrolin ng BIR ang trabaho o livelihood ng isang certified public accountant. So, with that, marami pong salamat sa pakikinig nyo. Nakikita naman ninyo sa video ito yung mga contact details ko at mga pwedeng services na pwede kong i-offer sa inyo. Kontakin nyo lang po ako at kung kailangan ho ninyo ng lecture internally para ho ma-upgrade at natin ang skills o upskill natin ang mga tauhan nyo, i-email nyo lang ho ako. At pwede nyo rin ho akong puntahan sa aking Telegram. Ang pangalan ng Telegram ko, Tax Specialista. One word lang ho, Tax Specialista sa Telegram. So with that, peace and happiness be with you for life. See you later.